Check! Check! Sound check! Check! Woo! Welcome po sa bagong set. Nakakapag-shoot na ako ng ganito dahil malamig na po ang ating weather. Dahil kapag mainit, iwan ko ang AC. Ang AC, maingay. Maririnig nyo yung AC. Gusto nyo bang marinig yung AC na lang? Ha? Pagay tayo. Yun. Gusto ko lang mag-congrats sa Datu, lalong-lalo na sa president nila, si Jeric. Congrats sa another successful event nung December. Kailan yun? Uy, katuloy? 6? Oo, yun. December 6. Ang saya. Kasi nandun lahat yung mga friends ko. Although, sa mga nagtatanong guys, hindi po ako Datu. May respeto po ako sa Datu, pero hindi po ako kasali sa grupo nila. Okay? Kasi meron akong masamang experience dati sa Pilipinas. Tinatak ko na sa utak ko na hindi na ako sasali sa grupo. So, sorry. Pero malaking respeto ko sa mga grupo at dito sa kung nasaan ako. Okay? Lalo na dyan sa mga Datu. Halos lahat sila friends ko. Ang saya nung Desert Ink 8. Sana laging may ganun. Kasi para nagsasama-sama lahat ng mga artist at nagkakaisa. Tanggalin na natin yung tapon mo na yung hate dyan sa ano mo. Tanggalin mo na yung mga hate sa katawan mo at tayo magkaisa. Diba? Appear. Kapay bagak. Tapos. Kanya pa itibagak garod. Welcome po sa another Tagalog Tuesday. At ipapati na po natin ito. Tuloy-tuloy na po itong Tagalog Tuesday natin. Whew! Sana magustuhan nyo. Sa mga hindi pa at sa mga may tanong pa at gusto nyo pang ituloy magtanong, magtanong lang po kayo sa mga Tagalog Tuesday episode natin. Yung FAQs, question and answer. Itatry ko pong sagutin lahat ng mga sagutin lahat ng mga questions nyo. O kung hindi man ako makasagot dito, sasagutin ko po sa comments mismo ang mga sagot, ang mga questions pala, sorry. Okay? Nga pa yung sumarano. Tapos, anyati ibagakpay, bagong set. Hindi nyo nakikita yung background, pero, diba? Okay na yan. Okay, basa na tayo ng questions. Number wahed. Yun nga, sinasabi ko kanina. Try po natin supportahan lahat ng mga events. Dahil dyan lang po tayo nagkakaisa at nakikita. Ni okay na natuyan. Sorry. Kinas mo. So, ulitin ko lang. Supportahan po natin na lahat ng event. Malaki po ang respeto ko sa mga nagsimula dyan, mga nauna. Malaki po ang respeto ko sa kanila. Tsaka sa mga nagsisimula, wag po kayong mahiya. Sumali po kayo. Dyan po kayo may expose. Mga kaibigan nating mga artist dyan, huwag po kayong mahiya. Kung may hate man kayo sa isa't isa, tanggalin nyo na po yan. Tanggalin nyo na. Tapos, mag-subscribe kayo sa channel ko. Joke. Hangkade! O, sige, shatan. Kirad, tagay. Cheers! Okay. Tayo'y magsagot ng questions. Follow up ko nga pala sa yung last episode na bakit nga ba nahihimatay ang mga nagpapatato. So, usually kasi, ang nagtingin-tingin ako sa internet, merong isang instruction doon pag nahimatay yung kliyente. Ang isang instruction doon is paupuin yung kliyente, tapos, paano ko ba i-demonstrate? Magbabow down, iipit sa may sa gitna ng tuhod, yung ulo. Syempre, hindi po tama yun. Mali. Parang may nabasa akong ganun. Nasa Google yun. Mali po yun. So, paano pag hindi mo siya mabuhat? Wala nga malay yung tao, tapos papaupuin mo, tapos ibabow down mo pa. Paano pag nasubsob? Kasalanan mo pa pag nagkabukod. Paano pag tumama yung ulo? Kasalanan mo pa pag nabagok. Paano pag nabagok? Tapos, namatay. Nawala ng malay, namatay. Nabagok, nagka-internal bleeding ang utak, paano? Ano nang gagawin mo? So, ang pinaka-the best na gawin is pahigain. Kung saan man may flat area, pahigain, taas ang paa. Yun lang po ang pinakasagot doon. Okay? Huwag nyo pong gagawin yung papaupuin.
Hindi po tama yun. Mali yung Google eh. Gago yung Google na yun. Wala nga malay. Paano siya uupo? Paano siya magbabow down? Eh wala nga siyang malay. Paano pag nagbow down siya, eh nahulog, di ba? Nabagok pa yung utak. Nabagok yung ulo pala ng utak. Gago. Okay, meron akong mga questions. May mga questions doon sa FAQ natin. Yung FAQ natin, yung sekretong malupit para sa mga nagsisimula. Okay? Basahin ko. Babasa na lang ako random na questions. Try kong sagutin lahat. Okay? Galing kay Hennessy. Hennessy, shout out kay Hennessy. Very, siya. At sinunod niya yung black and gray ko. Yung mix ko, sinunod niya. Tapos sinabi niya na, eto, yung comment niya. Boss, super effective yung Quarog mid-tone mix. Salamat ng marami. May question lang ako. Effective ba sa color packing yung pendulum hand motion? Mag-sync in kaya ng ayos colored ink? Sa shading kasi at color packing and black ink. Effective siya. Di ko pa na-try yung colored inks kasi focus ako sa black and gray works. Gusto ko sana matry ang colored tattoos. Salamat sa sagot in advance. Salamat ulit sa Quarog mid-tone mix. Next level na ang black and gray ko. Huh, ang galing. Sinunod niya yung ano, yung black tone, yung black and gray tone ko. Medyo dumadami yung views noon kasi nagiging effective ata. So, yun po. Salamat ulit, Hennessy, sa comment mo. Tapos, yung sa pendulum, actually, hindi ko alam yung pendulum hand motion na yan. Hindi ako nagde-depend sa mga hand motion. Hindi ako nagde-depend sa ano ba to? Yun, yung pendulum at saka yung circular motion. Hindi ako nagde-depende sa ganun. Kasi, kailangan mong mag-depend sa... Hindi, bagakon! Okay na namatutan! Kailangan mong mag-depend sa balat. So, depende sa balat. Meron yung circular motion ka, hindi pumapasok. Depende sa area din. Depende sa balat. So, ang gagawin mo, i-assess mo yung balat. Kung saan siya effective, saan mas smooth ang shading, saan mas pumapasok ang colored ink, gawin mo lahat ng hand motion. Gawin mo lahat ng hand motion. Kung ano yung the best na pumapasok doon sa para sa balat na yun, yun ang gawin mo. Okay? Yun lang po ang sagot ko. Hindi ko po ina-advise sa mga nagsisimula na mag-stick sa isang hand motion or circular motion o pendulum motion. Hindi ko po ina-advise ang mga nagsisimula na mag-stick sa isang technique. Okay? I-try niyo lahat ng technique kasi iba-iba ang balat. Ito, guys, ilang beses ko na sinabi to, dapat iba-iba ang balat ng mga taong tinatatuan natin. Iba-iba ang balat ng kliyente. Okay? Next question. Teka lang. Gurika. Next question natin kay Mel De La Cruz. Idol, isa po ako sa mga new subscribers nyo po. Artist din po ako. Sobrang dami ko po natutunan sa mga video mo. Dahil bagong artist lang din po ako, kaya sumusubaybay talaga ako sa mga videos nyo po. Maraming salamat, Idol. Nagkaroon ako ng disiplina sa sarili ko at sa mga client ko. I hope, Idol, na makita kita in person at makamayan. Salamat. Mel De La Cruz, salamat. Kung nasaan ka man, salamat sa comment mo. Salamat at natutulungan kita. Salamat at nanonood ka sa mga videos ko. Bibigyan kita ng ano mo, ng free tattoo pag nagkita tayo. Ano, message ka lang sa akin. Kapag may gusto kang tanungin, pwede ka mag-PM sa akin sa page ko. Meron akong Facebook page. Mag-like ka lang dun sa Facebook page ko. Kung wala ka namang Facebook, pwede ka sa Instagram mag-send ng kung ano-ano. Kung may tanong ka man or may gusto kang ipacheck na tattoo, sabihin mo lang sa akin. Mag-PM ka lang. At pipilitin kong mag-reply. Okay? Thank you very much. Shout out kay Mel De La Cruz. Salamat. Next, Ariel Beniga. Good day, sir. Salamat sa mga info. Hinihintay po namin ang video tutorial nyo sa shading. Hindi po ako makatiming kasi wala pong magsushoot mga tropa. Kasi kung minsan, mag-isa ko lang talaga dito, walang nagsushoot sa akin. Ang shading po kasi, yung sa shading, gusto ko kasi ma-shoot siya ng malapitan. Yung lens, wala na tayong problema sa lens. Meron na akong macro lens na para dito sa camera to. So, soon, guys, soon, magagawa ko rin yun na. Meron na yung video actually, pero gusto ko detalyado para malaman nyo lahat yung kung paano ko ginagawa. Tsaka yung full detail kung paano ko ginagawa. Kailangan malapitan para makita nyo. So, yun, abang lang po tayo doon. Nasa projects ko na yan. Meron akong mga projects po. Nakapila na po yan yung kung paano mag-shading at mag-coloring. Okay?
Next, kay Allen Texon. Guray ka, ta is-screenshot ko niya. Guray ka, ang kanga kodita, okay inam ha. Sir, idol, gawa ka naman tips sa proper needle depth and blowouts or scarring. Baguhan lang ako, idol, pero ba't minsan pag naglining ako, tingin ko pasok naman yung ink sa balat, pero pag healed na may mga putol-putol sa lines, di naman siya malalim, di naman mababaw. And sa gray wash period, maganda output ng pag fresh. Pag healed na, iba na. Salamat, more power. Okay, Mr. Alan Texon. Sa lining, guys, i-check nyo mabuti. Ako, super pinaka-technique ko ito. Kasi kung minsan, nasa needle din. I-check nyo. Sige, sabihin na natin, kalmado na ang kamay mo, nakakalinya ka na ng diretso. Pag sablay ang needle mo, sablay din ang lining ng tattoo. Okay? So, ang sa akin, kung paano ako mamili ng needle, siyempre, check mo muna yung design. Anong gaano kakapal, anong size ng needle na kailangan mong gamitin. Hindi po ako gumagamit ng bug pin, for your information. Gumagamit ako ng bug pin sa mga realism. Yung mga realism na walang solid lines. Bug pins, meaning digis. Digis, makikita mo yan sa ano. Teka nga lang. Okay, uulitin ko ito ha. Ito, tuturo ko na dito. Pero uulitin ko to sa video natin na black and gray shading at colored tattoo. Okay guys, sa mga nagsisimula, tingnan mo to ha. Tingnan mo yan. Anong pinagkaiba sa size? Sa size. Ayan o. May 12. Ayan o. 12. 12. May 10. Ayan. 10. Yung first two numbers. 10. And 12. Okay. Yung first two numbers, sa mga hindi po nakakaalam, yung first two numbers ay size ng needle. Each needle. Kunwari, limang needle, yung isang needle doon sa 5RL is size 10. Meaning 0.010 ata yun. Pero basta 10. Sa mga tattoo needles nakalagay 10 or 12. Okay. Pag 10, meaning bug pin po yun. Ang bug pin kasi, hindi siya masyadong nakakapagpasok ng ink. So, maganda siya ang gamitin pag nagbabloodline ka. Pag nagbabloodline ka sa mga realism na design. Sa portrait, napaka-importante yan. Sa mga light outlines. Sa mga kilay. Sa balbas, sa eyelashes ng mata. Yan ang magandang gamitin kasi mas realistic yung pagkaka-outline. Ngayon, ang 12 naman, pagka ang design mo is solid black lines. Pag solid black lines, ang gamitin mo 12. Yan ang pinaka-the best. 12. Okay? Number 12 po. Yan ang gamitin mo. Yan ang ginagamit ko lagi pagka nag-outline ako. Para sa mga nagsisimula lang, sir, sorry, tinuturo ko po sa mga nagsisimula. Okay? Yan ang size na lagi kong ginagamit. It's either 5, 7, lahat ng sizes ginagamit ko. 5, 7, 9, 11, 14, 18. Ang pinakamakapal na ginagamit ko is 18. Okay? Ginagamit ko yung 18. Okay, sige. Gamitin na. Sabihin na natin na... Okay, 5RL. Hindi na ako masyadong gumagamit ng 3RL. Kasi wala naman masyadong napapagawa ng ganun kaliliit eh. Hindi, tsaka ayokong ano, mas sinasuggest ko na magpagawa sila ng mas malaking tattoo. Kasi yung mga maliit talagang pagka tumagal, hindi siya magandang tignan. At nagbablot pagka masyadong maliliit yung dito. Hindi masyadong maganda pagka nag-heal. Ngayon, okay, sabihin ko sa inyo yung mga sizes kung saan ko ginagamit. Okay? Yung sa 5RL. 5RL, usually ginagamit ko yan sa mga letterings. Pure black letterings. Ayan. Tsaka sa mga buhok. Ayan. Nasa technique din ng paghagod yun. Yung dulo para hindi siya solid na black. Diba? Ayan lang. Ayan yung technique ko. Pagka naglinya ka pa ganun, yung dulo mo, pure black. Pag naglinya ka pa ganito, yung dulo, parang buhok. Strand ng buhok. Ayan. Kung minsan, ginagamit ko yan. Kung minsan, yung shader mismo ang ginagamit. Sa side view mo lang yung shader. Kunwari, ito yung shader, di ba? Yan yung magnum mo. Side view mo. Yan. Yun yung ginagamit ko sa mga buhok-buhok. Sa realism. Ayan, 9RL. Yan yung usually kong ginagamit sa mga neo-traditional at sa mga
saktong outlines, pure black outlines. Favorite ko ang 9RL. Mas ginagamit ko ang 9RL sa 7RL kasi kung minsan naninipisan ako sa 7RL. Mas doon pa rin ako sa traditional way of tattooing na pakapalan. Mas makapal sa akin, mas okay. Ganun. Sa traditional at sa neo-traditional at sa mga geometric. Kunwari yung geometric art mo, yung details mo, patterns is medyo detalyado, gumamit ka ng 9RL at medyo at least yun, makukuha mo yung mga edges, ganyan. Tapos 11RL, 14RL, yan ginagamit ko sa Polynesian. Yung mga malalaking Polynesian, tribal, malalaking geometrics, tsaka malalaking piece. Back piece, yan yung mga pinang-outline ko. 11, 14. Kung minsan, yung 18 na mismo, ginagamit, rekta. Saka, kung minsan, yung 18RS. Yan, ang sarap gamitin nun. Yun yung mga pang bloodlines. Okay, tapos na tayo dyan. Uulitin ko ulit yan doon sa video na gagawin ko sa proper shading at proper outline at proper coloring. Tatlong video yun. Hiwa-hiwalay. Wala pa ako nasimulan. Sorry. Okay, eto na. Next! So, yan po yung question ni Mr. Alan Texon. Proper needle depth, nasa... Depende po yan sa balat at depende rin sa area ng tinatatuan mo. Okay? Pagka malapit sa buto, wag pong laliman. Yan po yung mga nagbo-blow out pagka masyadong malalim. Ito po. Kailangan yung maninipis na area ng katawan at mabubuto na area ng katawan, ingat tayo sa lalim. Dapat hindi siya ganun kalalim. Kasi pagka nalaliman mo yan, wala na. Sabog na yun. Matik. Okay? Ingat tayo sa mabuto. Ingat tayo sa mga soft skin. Soft skin meaning leeg. Basta lahat ng mga soft area, okay, ng katawan. Usually, pagka nalaliman mo dyan, ay, nagbablat. Makikita mo na lang, medyo parang nagblack ng malaki. Ganyan. Pagka pag nag-outline ka doon. Okay? Next. Next, idol, kay Mr. Spring Pastel. Okay, sagutin na natin to. Spring Pastel, idol, tanong ko lang kung may gamot. Okay, ulitin natin. Galing kay Spring Pastel, idol, tanong ko lang kung may gamot pa ba sa parang maliliit na kagat. Nakakairita kasi tignan yung tattoo pagka ganun. Okay, guys, ganito yan. Kung ang tattoo, kung minsan healed na ang tattoo, meron ka ng 1 year, meron ka ng 2 years na nag-heal na yung balat mo. Guys, pagka merong mga butlig-butlig, normal po yan. Nag-a-adjust po ang skin natin. Ang tattoo is always been a foreign body. Foreign body pa rin po yan na na-introduce natin sa ating balat. Ang ating balat, kung minsan, nag-a-adjust. Kumbaga, gusto niyang iluwa yung ink natin, ganyan. Nag-a-adjust kasi may foreign body nga sa skin natin. So, hindi pa sanay. Ibig sabihin, minsan, hindi pa sanay yung balat mo sa mga sa tattoo meaning. Kaya kung minsan nagbubutlig-butlig at kung minsan hindi nakakahinga yung balat. Ito lang, trivia mga kaibigan. Trivia. Nakita nyo yung itong Japanese mga yakuza. Nakita nyo, 'di ba? Full body sila. Pero napansin nyo, may linya dito sa gitna. Ayan. Yakuza, 'di ba? Ganyan yung sa harap nila. Tapos yung mga windbar may mga spaces sa gitna. Tapos may spaces din sa gitna ng sternum, may space diyan. May purpose po 'yun. Para makahinga ang balat. O, alam niyo na naman ngayon, 'di ba? Para makahinga ang balat. Kasi hindi po nakakahinga ang balat natin kapag may tattoo. Syempre, covered ka ng ink, 'di ba? Kung minsan hindi nakakahinga yung balat. So, 'yun sa Japanese sa mga yakuza, mayroon talagang spaces diyan na iniiwan. Ang tawag po doon is skin breaks. Skin breaks. Meron ako niyan. Ayun, mga skin breaks 'yan. To, yung mga waves, skin breaks din 'yan pagka basta may balat. Ayan, di ba? Ayan, skin breaks yan. Yung mga spaces, skin breaks. Dual purpose ko ang skin breaks. Kung minsan, ang skin breaks is para ma-emphasize ang shape at flow ng tattoo. Okay? Ma-emphasize. To emphasize the flow. To emphasize the art. The flow of the design. Doon ko ginagamit. At para makahinga ang balat. Okay? Yun, dami nyo na natutunan ulit. Next! Next, 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 next.
si Ate Danica ulit. Uy, Ate Danica, kumusta po? Idol Kwarog, ako po yung isa sa pinayuhan mo na huwag magpatato sa likod ng tuhod dahil sobrang sakit, sabi mo. Pero pwede po ba magawan ng paraan na, ng paglagay ng naming cream para matatuan yung parting yun? Kasi tatamaan po yun ng design na rose. Thank you po ulit. More power. Ate, wala po kung sinabing huwag kang magpatato dyan. Ang sinabi ko po yata doon sa last is huwag mo nang i-risk na magpatato doon kung meron ka pa namang choice. Ang dami namang choices na hindi tayo mahihirapan. Kumbaga, hindi ka mahihirapan, masasaktan. Hindi mahihirapan yung artist doon sa area na yan. Kasi yung area na yun, mahirap pong tatuan dyan. Mahirap pong magtato ng straight lines, mahirap mag-shading po dyan. Kasi nga sensitive po, nabubugbog po yung area na yan. So, sa mga ano po, hindi ko po sinasabing huwag na kayo magpatato doon. Pero kung talagang gusto po doon, pwede kang gumamit ng naming cream. Which is, mag-ingat din tayo sa naming cream. Ayan po ay sa susunod na i-discuss ko po yung sa tungkol sa naming cream. Okay? Kasi meron tayong kailangang i-consider dyan, naming cream. Okay? Huwag tayong basta-basta gumagamit ng naming cream. Kaibigan, antayin mo yung video ko, okay? Antayin mo yung video ko. Tsaka, ate, pwede kang mag-ano doon, ate. Pwede kang magpatato kapag may naming cream. Basta, alam mo ang paggamit ng tamang naming cream, okay? Sorry. Okay, question naman ni comment ni Mr. DJ Full Movies. Very informative ka talaga, Idol Kwarog. Incoming newbie artist po here. Salamat, Paps. More videos to come pa. Hehe, updated ako lagi sa'yo, Paps. Marami ka pa natutulungan. Thumbs up. Shout out sa'yo, DJ Full Movies. Salamat. Salamat, bro. Thank you sa pag-abang. Si Tats B. Saint. Next comment kay galing kay Tats B Saint. Lodi, share mo naman sa amin yung next vid mo, yung worst at mga funniest experience mo sa mga clients mo. Salamat. More superpowers. Okay, sorry. Hindi ako marunong magbasa ng Tagalog. Okay, more superpowers. Sa worst, kaibigan, worst experience sa client, sobrang dami. Guys, sobrang dami. Gagawa ako ng video dyan. Baka ma-offend yung mga kan kasi yung mga kliyente kong yun. Pero yung mga ibang lahi ang ano natin. Sobrang dami, guys. Sobrang daming mga funniest na-experience ko. Sorry. Sobrang dami. So, hindi ko masasabi ngayon. Sorry, bro. Pero dun sa next na video, siguro gagawan ko siya ng separate video yung mga funniest moments. Okay? So, yun po. Next, Janice Salceda. Pa-shout out ako, idol. Ako si Jack Salinong from Masbate City. Dami ako natututunan sa'yo, Idol Kwarog. Salamat, Janice Salcedo. Ako si Jack, sabi niya. Jack, so siguro iba yung account na gamit. Jack, shout out, Masbate. Ingat kayo dyan, meron yatang bagyo. Hindi ko alam kung dyan yun ha. Pero sabi nila sa south, meron daw bagyo. Ingat kayo dyan. Tuloy-tuloy lang. Tattoo lang ng tattoo, habibi. Okay, next. Next question. Dami nating nasagot ngayon ha. Pilitin ko nga ito. Gawin kong kahit mga 30 minutes lang na... Pilitin kong gawin 30 minutes na video po ito. Pasensya na, medyo magulo ako. Medyo ganito lang po talaga ako. Okay? Teka lang, shot muna ako kasi nauuhaw na ako. At comment ni Mr. Rolando Herrera doon sa bakit nahihimatay na video. Sabi niya, napakalaking tulong po talaga ng mga video nyo, idol. God bless, more power. Maraming salamat at marami akong nare-receive na comment na ganito. Thank you very much. At napapanood at napapansin nila yung mga... Kasi hindi po biro yung paggawa ng video. Hindi po biro itong nakikipag-usap ako dito. Hindi po biro yung time na nilalaan ko po dito sa mga ganito. So, oras, alauna na ng madaling araw. Nag-shoot pa ako dito. Para lang... Kasi nag-commit ako sa inyo. Nag-commit ako sa Tagalog Tuesday. So, kailangan ko to talaga issue. Kaya, salamat. Nakakataba ng puso. Yung simpleng comment na yon is parang nasusuklian na yung sacrifices na ginagawa ko. Sorry, drama, no? Pero, totoo. Promise, totoo. Idol, ano mabisang gamot sa pagtato? Kay galing kay Chassis. Idol,
panoorin mo yung mga video ko. Kompleto po yung mga video ko. At nandyan po lahat yung, ano ba, yung mga do's and don'ts. At yung mga ibang Tagalog Tuesday na discuss ko po kung paano po alagaan ng tattoo. Okay? Thank you po. Next question, sir. Kung hindi ko alam ito, wala siyang pangalan, pero galing kay kuya. Sir, kung nag-fade ang tats, pwede bang patungan para tumingkad at mabuhay ulit ang kulay? Of course! Yun lang po ang sagot. Okay? JC, okay na na. Sikat kan, idol. Lakay, haanpay. Haanpay, lakay. No, nag 100,000 likes na ito, babalin. Haanpay, tisikat dito, sir. Next! Ay, ito. Comment ni Miss Jerica Pring. Wow, RN / tattoo artist. Will. Thanks sa info, sir. Thank you. Jerica, salamat. Siya nga pala, guys. Sa mga gustong mamuhay at gustong manirahan po dito ng mga nurses dyan sa Pilipinas, meron pong diniscuss itong si Miss Jerica. Ilagay ko po ang link dito. Meron siyang video tungkol sa dito sa lugar namin. At imadidiscuss niya lahat ng mga kailangan mong malaman, mga gastusin, at ano ang kailangan mong gawin kapag ka ikaw ay nurse dito sa aking kinalalagyan. Okay? Ililink ko rin po sa baba ang kanyang YouTube channel. Sana mag-subscribe din kayo sa kanya. Meron siyang napakagandang family vlog. At mga madami kayong matututunan sa kanya sa makeup, sa buhay, lifestyle, and everything. And everything. Okay? Tapos, ayun po. I-end na po natin ngayon ang ating Tagalog Tuesday. See you on the next Tagalog Tuesday. Quarog here. Quarog here. Quarog here. Thank you very much. Thank you very much for the support. Thank you very much for the support. Peace. See you on the next one. Okay? Nga pala. Salamat, Jeric ulit. Thank you, Jeric. Thank you at nagtutuloy-tuloy ka sa iyong ginagawa sa pag-organize ng event na to. Salamat sa mga events na ino-organize mo. Mabuhay ka, mabuhay ang grupo mo, mabuhay tayong lahat, mabuhay lahat ng artist dito, mabuhay lahat ng mga lahing Pilipino. Alright, Quarog Tattoos here. See you on the next one. I'll end the vlog here. See you on the next one. Quarog here. Peace. Gusto nyong makita? Gusto nyong makita? Yung set natin ngayon? Kasi, tignan nyo, blurry. Medyo masyadong, ano eh, oh, blurry yung background. Okay, pakita ko na nga lang. Whew. Sabi ko malamig na, pero mainit. On natin yung AC. Ayan guys. Makita nyo na. Ayan na guys. Ayan. Ayan. Ayan, ang gulo. Ang gulo, no? Ayan, ang gulo. Pero, inaayos ko pa to. Pag naayos ko to, at nakita nyo naman, medyo inaayos ko kasi medyo hindi ako nag-shoot dati dito kasi masyadong nag-e-echo. So, nakita nyo naman, nagka-extra tayong pera para sa mga sound acoustic panels. Pero bitin pa, at naririnig nyo may echo pa rin, di ba, yung boses ko. So, bitin pa, magdadagdag pa ako para medyo madump yung sound dito at matanggal yung echo. At magre-recording na rin po ako. Dahil nandyan na ang mga gitara, nandyan na ang mga gamit. Amplifier na lang guys, amplifier na lang ang inaantay natin. So,
Thank you very much. Hit subscribe. Quarog here. Hit subscribe. And see you on the next one. Yalla.